I have a sad news. Yeah? I might not able to finish this video, this DIY video, especially while speaking English for the entire video. Ang hirap kaya? Ba, mahirap mag-English ah. English caption lang tayo. So today's video, guys, nalungkot naman kayo. No, today's video yung ano, we will ayan, nag-English na naman. Magre-replace ako ng front shocks ng ating Mazda Friendly, Ford Freedom to. So, nakabili tayo ng ating front shocks online. Budget meal, medyo mura lang. Tuturo na natin paano na lang magpalit, ano-ano mga dapat gawin, ano mga tools na kailangan mo. Para kayo mismo is kaya nyo i-DIY yung pagantong new challenge sa ating mga DIYs. So, guys, watch na lang. Papakita ko ano yung mga shocks na gagamitin natin. Ito yung mga shock absorber natin. Optimum. Magaan. Shocks ko. Your gold. Your gold, yung mga shocks. Try kong i-shake ng maigi yung sasakyan. Tingnan nyo yung suspension niya kung gaano siya maglaro, no? Para may kalampag pa ako naririnig. Nag-leak na yung ating spring shock absorber. So yung sa driver side niya, ayan, ganun din siya. Leak na rin yung langis ng ating shocks. Poor replacement na rin yan. So, left and right shocks, parehas ng patay. Ayan, yung langis ng ating suspension. Talagang hindi yan ano ah, hindi yan tubig. Langis talaga yung galing sa ano. Galing doon, ayan. Basang-basa siya. So, umagos na yung oil niya hanggang dito. Kaya kapit na kapit yung putik at dumi. So, palitin na rin yung tayo ano na yan, suspension link. Ito, lilinisin natin maigi ito mga ito para pag nagkalas tayo mabilis lang. Degreaser natin yung mga yan. Bago lahat, linisin muna natin parang bago ka mag-opera. Linisan mo muna yung katawan. Ay nako. Dibag-dibag. Eh, malinisan naman ng konti. Medyo lumiwanag naman yung tsura. Okay, ang kita na yung mga bolts natin para pag nagkalas. Dali-dali na. Dito rin. Ayan, kita na yung mga nuts niya. Yeah, but the lack of sunlight makes me more tired.
First, kailangan tanggalin itong battery. Dito tayo kasi gagawa muna sa passenger side. And then luwagan muna natin yung mga nuts ng ating bulong para mamaya pag naka-jack up na yan, hindi na iikot, no? Pero huwag muna natin kakalasin, luwagan muna natin. And then i-jack up natin yung sasakyan para mayangat natin yung mga gulong. Luwagan muna natin yung battery natin. Tayo muna natin magkalas dito. Hindi masyadong may kitmat. Kalas na natin dalawang 22. So, original pa yan kasi may thread lock nyo. Factory thread lock pa siya. Kung kakalas ka nito, kailangan kukontrahin mo siya ng allen. Yan, meron kang tapos meron ka rin socket. Open box. Box wrench, tawag nyo natin dito. No? Nung nakuha ko to sasakyan, wala na to. So wala akong mahanap. So nakabili ako galing ng Dios to. Pero mahaba 'yun. Ang ginawa namin, pinutol namin, tsaka namin pinagbaligtad ng ganyan. Ganyan siya. Para-paraan. No? Pero meron na akong nabiling bago na ito. Balitan na natin to. Dito 14 kailangan natin. Ayan, 14 nga. Binabad ko na rin ng mga penetrating fluid ko. Kali, isama sila. Okay, maluwag naman sila. Nakibagay talaga may preparation ka na konti. Uy, baga parang sa operahan, dinyeta mo muna. Okay. Take note ha, first time kong gumawa ng ganito, kaya it's a good experience. Ganda rin na experience natin paminsan-minsan ang hindi natin madalas ginagawa. Nakaboring din kasi sa mga pag isa lang lagi ginagawa mo, no? Magsina ka, ganun. Kaya, minsan, para ma-switch off ka naman sa stress, gawa ka ng iba. No? Ito, gawa tayo ng pupuli, hindi pumalpak. Kung pumalpak, hindi may, ano ka, another experience. Ganun lang ang buhay.
medyo mahirap pong puntahan natin. So yun guys, yung natitipid ko sa DIY, yan, yung mga yan. Ano ko ng mga gamit, pundar. Ngayon time na may gusto kong gawin, nagagawa mo na. Hindi masyado mag-alala na kailangan ko pupunta lang siya, kailangan ko schedule yung pagpapaayos, diba? Gastos na naman. Ito, gastos mo parts na lang. Magkamali, di ulitin. Panood uli, ng YouTube. Diba, nalaglag na. Yay! Okay. Kawawa na yung gloves ko ah. Pero tama lang yan para pagka nagpipindot ka ng touch phone. O, diba? Ayan ako. Ayaw na basahin tuloy yung thumb mark ko dun sa thumb mark reader na ito. O, next, kailangan natin is labas na natin itong mga bolts na yan. Pwede natin balik itong mga nuts. Ganyan. Tsaka na lang natin ito. Pukin. Kahoy ba? Buwan ko. No, sir! Iikutin na lang natin dito. Wala ko 22 to. 19. Ayan, nailbaba ko na yung isa. Nakalimutan kong tanggalin yung brake line, buisit. Sumabit tuloy. So, kailangan kong i-jack up uli yung kanyang arm. Para lang mahugot ko to, brake line. Kalokohan. Ito na siya. So ngayon, unahin na natin tanggalin muna to. Katulad kasi kanina, no? Naiwanan natin, sumabit tuloy. So ito, next to my ito, tsaka ito, 19mm, di kita. Yan. Ito yung ano eh, durog na rin yata ito. Gamitin na natin ang init. Ito. Ito pa, torch. Pinita lang natin ng konti. Wakas, nabuksan ko rin ito. Pinamita natin ang ano eh. Tutul ko na yung dulo na ito, nakakainis eh. Kasi para maladagdagan ko ng leverage, sinakripisyo ko na lang yan. Ano, para mapasok ko to. Oh yan, hindi lumuwag na siya. Tsaka ininit natin eh. Itong isa, medyo matigas pa yun eh. Palambot muna tayo. Lambit muna tayo ng karne.
matinaw yung ano, yung kanyang Loctite. Nakabili naman ako ng ganito dati nung inayos ko yung aircon ko. Dahil to say, ako naglagay ng aircon ko. Diba? Kasi yung dupa naman ng compressor niya. Pero wala siyang ano. Wala siyang condenser. Nakabili naman ako condenser yung ano, 14x23 na makapal. Kaya lang, hindi ganun kalakas magpalamig yung gano'n kasi makapal yun eh. Kaya kailangan yung tagana sa fan. Sama na itong isang ito. Bandang ulit, tinanggal ko na lang yung caliper para matanggal ko yung rotor. Then ito, finold ko na lang. Kasi naka-lock yan dito eh. Balik ko na lang mamaya. Mas importante yan kaysa dito. Splash guard lang naman ng disc brake ito eh. Ayan. Gawin din ang para. Ay, naku. Salamat naman. Lumuha pa na. Sorry. Parang marami ka lang. Paliguan mo lang. Kasi ng penetrating fluid eh. Hindi lang mahirap ang tanggalin kanina eh. May sabay ko na sa pintura ko eh. Anyway, wala naman tayong lakad eh. I can do this all day. Sabi nga ni Captain America. Wala namang alog yung ating bearing. At smooth pa siya. At mapansin nyo may parang kulay itim-itim tayo sa mga natin na parang basa palagi. Naglalagay ako ng anti-seize dyan eh. Anti-seize. So kahit yung brake rotor ko, madali lang siya nabunot. Kasi may pinapahid tayo dyan. Kuhaan ko lang. Ito, anti-seize by Cyclo. So matagal na ito sa akin. Mahal nga lang itong ganito niya pero matagal mo nang gagamitin to. So, gagawin ko, pinapahiran ko lahat yan. Ganyan. Ganyan. Para pagka bunot mo ng disc brake mo, hindi siya mahirap bunutin. Diba? Pinapalo pa ng martilyo lang para lang matanggal. Tapos yung mga nut ng gulong, manat ng gulong ko. Ngayon, tumato. Nilalagyan ko rin yan. Kaya hindi siya stack up pag talo mo ng gulong. Laglag agad, di ba? Ano lang siya. So, magandang gamitin to pag ayaw mong tumigas yung tornilyo. Yung madali siya matagal. Ginagamit dito sa mga ano, cylinder head. Mga bolts ng cylinder head. Maganda kasi kahit mainit na, hindi yan natutuyo. Dito tayo sa kabila na. Tanggalin muna natin yung expansion tank natin. Dalawa lang naman yung makakabit sa expansion tank natin. 10mm. Warhead 2mm. 10mm, sorry.
buntis na nga. Isimo lang naman ah. Tapos, itabi lang natin. Yung. Yung. Kailangan ko lang 14 musok. Ito rin lang natin. Punta. Napukin natin. Kung kaya napukpuka. Kasama naman. Ito yung binili kong pamalit. Binili ko lang to online. Then, di pa ako sure kung talagang ito nga ba. Pero, chinek ko naman yung pagka-receive ko. Parang parehas naman. Pero malalaman mo eh, pagka tinik mo na talaga eh. Ito yung brand niya. Optimum. So, around 2,000 plus yata bili ko. Basta i-click, ilagay ko nila yung link nung pinagbilan ko sa online. Kasi, so, nakalagay siya sa Formas the Bongo Friendly 2225 1995 hanggang 2012 model. No? So, ito yung pang left. Ito naman yung pang right. Pag bibili kayo, dapat aris na yan. Tadang! Puli parehas. Check natin. Yung pang kanan, pang driver side. Ito yung ating bago. Ito yung stock. Kung may nagre-rebuild naman ito, pagkano pa rebuild ko na lang ito. Siyempre ito, medyo napiga na ito ng konti, kaya medyo baluwag na yan. Nagumag 5. Oh. Pwede naman. Pasok naman. Kasi medyo may squeeze pa ng konti ito eh. May ano pa eh. So pupukpukin mo ng bagya yan para pumasok. Pwede naman. Papasok naman. Yung haba ng ano, neck niya. Yan yung physical na itsura pa lang. Parehas naman halos. Okay, pasok naman. Yeah. Okay, shoot naman. Identical naman sila, Brad. So, kung may naghahanap kayo, ililink ko na lang yung ano, description kung saan ko siya nabili. Kaya lang, siyempre, yung performance nito malayo versus sa original talaga, no? So, ito talagang pang replacement o OEM na lang. Makikita nyo naman yung consideration sa build. No? Sa suspension link pa lang, yung kapal ng bakal niya. Versus sa kapal ng bakal niya ito, medyo konting diferensya lang naman. Hindi naman nalalayo. So, kailangan natin ng spring compressor dito para lang hindi naman kailangan liitin mo ng todo. Maluwagan mo lang ng konti yun dun. Pwede na eh. Okay. Try natin.
tank. Bearing type pala to. Kalas na natin. Ito yung bago. Ito yung luma. Ayan. Asus. Sinyo. Matali, hindi na siya bumabalik. Oh. Diba? So, spring na talaga yung nagbabounce. Ito yung sa driver side. Okay. Ito hindi pa masyadong nag-leak to. Pero marami na rin siyang langis eh. Mababa na rin siyang kalangkusa. Mabilis yung ano niya. Mabilis yung pag-angat na ito. Ito hindi na umangat to. May sumpong siya minsan. Ayan. Ayan ang umangat. Ito yung pinaka worst. Yung sa passenger side. Ayan. Diretso na siya. Talaga ito eh. Ito yung bago. Mahirap pa siyang i-press. Tapos sumangat siya kagad. Pasan natin yung kanan. Buuri naman to. Ayan, sira na yung plastic na niya. Pero sabi sa inyo, initin ko lang. Baka mamaya, blower na kasi. Wala nang araw ngayon eh. Inisin lahat ito. Para ma-repaint ko. Binisan natin ang ano to. Yung bearing. Hindi naman siya bugbog pero makalawang lang. Binisan lang siguro ito. Tayo ko lang matuyo yung ating mga pininturahan. Yan. Yo. At ito, tatuyo na 'to. Yan. Pinuno ko ng grasa yung bearing. Bearing kasi yan, kaya siyempre nilinis natin. Nawala ng lubrication. Pinatanong ba akong grasa?
para smooth siya ulit. Ayan, pintirado na. Balik ko na lang yon. Turado na rin to. Ito na yung bago natin shocks. Compress ko na lang to. Ito na lang sa pag-align, no? So ito yung labas ng ano, papunta ng gulong, no? So dapat yung mga arrow to, mga plate niya, tandaan nyo saan siya nakapunta. Ito ba yan? Out, no? Dapat tapat siya dun. Nalagay na. So pwede na natin siyang install dun sa ating van. Okay? Natin. Toto plastic boot na to. Plastic lang yan, hindi yung goma. Dilim, no? Kanina matigas yan, kinuha ko sa lumang spring. So ginawa ko, binilad ko sa araw, lumambot. Tapos tsaka ko inayos ngayon yung mga groove niya. Kasi kanina ano eh, lubog-lubog, no? Hindi siya mag-spring pabalik maayos. So ginawa ko yan, katulad ng may bakat pa nga ng ano, parang nag-ano siya, nayupi siya. Hindi yung pag-fold niya papasok. So nasira siya. Ginawa ko, tinuso ko siya palabas para maging kamukha siya nito. Ayun, okay na yung bounce niya, no? Oh, di ba? Dust cover lang naman 'yan kahit papaano. So, higpitan ko lang 'to muna ng suspension link. 21 pala 'to, hindi 'to 22. Mali tayo kanina. Ayun. So, dito na tayo sa taas. Dali na to. By the way guys, yung bearing yan sa loob. Ito. Dunuko muna ng grasa yan kanina. Bago ko ilagay. Para ano, smooth naman yung ikot niya. Pero hindi naman masyadong ano yun eh, umiikot talaga. Parang sumasabay lang sa pihit ng spring. Para yung spring pag nagbabounce at nagre-rebound kasi may konting twist yun eh. So ito yung nagbibigay ng konting play. So tingnan nyo rin kung ano na yan, ha? Basag na, lalagabog din yan. Balik na natin yung dust cover niya. Done. Balik ko na lang yung gulong. Nice, bagong-bago ang aking spring at bagong pintura spring, sorry, yung aking shocks. Hindi na siya magre-reklamo niyan. Palitin na rin yun natin. Brake pads natin.
Nakita mo. Ay, wala na siya halos. Eh. Pansin ko, medyo kailangan nang bisitahin to. Ayan, mahigpit siya. Mahigpit. Dapat. Medyo malaya itong iniikot. Nagbabind na yung ano natin. Yung ating caliper. So, mga next project natin yan. Sige. Sige lang, pare ko eh. Mahirap siyang ikot eh. Pero yung mga brake rotor natin, buhay pa naman. So, meron naman pala tandaan yan. Yan. Kung magpas ka na dyan, wala na. Pwede pa yan. Ba't wala kang nakikitang butas? Pwede ko na ilagay yung gulong. Okay, ibalik na natin. Hopefully, madali lang. Ito mga ating thread lock. Kunti lang. Matin dito eh. Pula to eh. Dapat hindi lang. Kita ko na lang po mga ito. Natin yung ating dalawang bagong shocks. Isang bagong experience para sa akin. First time natin gumawa ng ganito ha. At mukhang maayos naman. Double check ko na lang. Saan ba nilagay yung clip niyan? Yun, nilagay agad. Okay na tayo. Nalagay na natin yung mga brake lines natin. Na-double, ano ko na to, secure ko na. Yung mga susunod nating papalitan, ito. Yung mga rubber bushing. At yun, kabilaan sa mismong gumagawa ng mga rubber bushing na ano, yung gawa sa lumang gulong. Yun ang meron dun eh. Kasi kung aksayin mo pa yung sarili mo maghanap ng parts para dyan, malabo. Buti lang sa Pilipinas,
maraming madidiscarding mga ano, no? Kayang gawin yan. Siguro pagka medyo lumuwag-luwag na, wala na masyadong ECQ, patira ko na yung mga yan. So, makikita natin yung difference ng pagka yunugyug ko, kung ano yung kaiba niya dun sa sira versus sa maayos. Yeah! Mas matigas na siya ngayon. Hindi ko na siya masyadong maano ngayon, malubog. Saka tumitigil na kagad siya sa pag ganyan niya, isang galon lang. Okay na siya. Wow! Bumabaw masyado. Sabi, ang dungis ko. Natapos din. Parang inabot ako na ano, maghapon dun. Oh, come on! Anyway, kasi kung sa shop nga naman natin papagawa yon, mabilis lang kasi sasalpak lang nila yun. No? Palit, palpak, balik, ayos na. So, yung mga extra services na gusto nating gawin sa sasakyan o doon sa mga parts man na ibabalik, hindi na yung magagawa. For example, no, linisan naman, no, pinturaan ulit. Minsan siguro pwedeng request sa mga shop, no. So, doon sa atin, pag ikaw nag-DIY, since you have all the time na gawin yun kahit maghapon tayo, pwede. Applicable, no. Yun ang kagandahan pag is DIY. So, abangan nyo lang ibang mga ano natin. Magiging may mga susunod pa kasi. No? Like brakes. Oh, come on. Kasi napansin ko medyo nagbabind na yung brakes niya. And then yung mga ano rubber bushings, hindi na akong gagawa nun. Paubaya ako na sa labas yun kasi once pinagawa mo na yung rubber bushing naman, sila na yung maglalagay na nun. At napakahirap kasi maghanap ng ano ng OEM ng mga rubber bushing na ganyan, mahirap. Okay? Yung pa kasi ano sunog. Okay, baka may magtanong, no. Boss, siguro laki na nang nagastos mo diyan sa sasakyan mo kasi halos lagi ka may pinapalitan, minaayos eh. Well, consider natin siguro dun sa kung anibawang tayo is lagi natin dinadala sa shop yan, hindi tayo marunong ng DIY, malaki talaga. Baga parang sabi mo na hindi na worth it yung sasakyan kasi luma na, tapos dami ng paliting mga pyesa, hindi na siya, no? Hindi na siya practical, parang gano'n. That's why siguro force na rin akong mag-DIY na lang din. So, huwag kakalimutan mag-subscribe. Huwag din kakalimutan i-click yung like. At yung ating notification bell. Yan. Para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Marami pa kasing parating. So, again. Since nasa ulit tayo, extended ECQ. Stay at home. No? Huwag na muna lalabas hanggat kung hindi naman kailangan. Para sa safety ng family, safety ng iba na rin, stay at home. God bless. Watch na kayo ng video ko. Meh!